morning. This is Baby. Ngayon po umaga ay maggagawa po tayo ng mga lutuin na magmumula po ang main ingredients natin sa gata. So, we think about something na magpo-focus po yung Baby's Kitchen and Catering Services. So, ngayon panahon ng pandemic, masarap pong kumain ng mga pagkain na niluto sa gata. So, titingnan po natin kung ilang ways na ang magagamit natin sa pagluluto po ng mga ginataan, whether it is dessert or ulam or kung ano pa man po. Basta start po natin for today. Bibilangin po natin kung ilan yung ating menu na magagawa sa gata. There are 101 ways or 1,000 ways, I don't know. Pero titingnan po natin kung ano-ano yung pwede nating mga gataan, no? From gulay, from karne, from isda. So sama-sama na po yan. Caldereta is ginagamitan ng gata. So napakarami, come to think of it, napakaraming menu na magagamitan natin ng gata. So, start na po tayo today. Ang gagawin po natin ay ginataang puso ng saging at saka ginataang tilapia. No? Kasama na rin po yung ginataang munggo, sampilot. So, apat na menu po yung ipopost natin ngayon dito sa ating page. So, stay lang po kayo at sana po mag-subscribe po kayo sa aming channel at hit na rin po ninyo yung notification bell. So, maraming salamat po at watch nyo lang po yung ating mga menu. Thank you! Next po natin mabalatan ang puso ng saging. Ihiwain na lang po natin siya ng ganito at ibababad natin sa tubig. Pagkatapos po ay pipigaan natin sa asin. Ito na po yung ating hiniwang puso. Ngayon po ililipat natin siya para pipigaan po natin sa asin, no? Sabi po mas maganda raw pong pinipiga sa asin yung puso ng saging para daw po mawala yung pait, no? So yun po itinuro sa akin ng aking sister-in-law, si Marites Sarmiento. Shout out Ate Marites. So pipigaan po natin 'to. Dati na po kasi akong gumawa nito, hindi ko pinigaan sa asin. Medyo tama nga siya, mapait-pait. So mamaya po titingnan natin ang lasa, kung medyo mawala yung pait niya, no? Parang ampalaya. Para daw mawala yung pait, pipigaan sa asin, no? Eh, pero talagang ganoon ang buhay, minsan may pait, no? Hugot ba? Lagyan na po natin ang asin. Lagyan po siya ng isang bakot na asin, no? So after naman po natin siyang mapiga sa asin, syempre babalawan natin. Kasi pag hindi, super alat ang magiging resulta ng ating ginatang puso ng saging, no? So kailangan pong pigaan sa asin para mawala yung tait. So marami pa po tayong lutuin na gagamitan natin ng gata. Watch lang po kayo. Pagkatapos po nating gawin to, for sale po ito. Abangan niyo po yung aming Facebook at ipinopost po namin doon yung mga pagkain namin na niluluto. So everyday po ipopost kami, pero minsan po absent pag sobrang busy. Ayan. Pigain po natin. Pigain ang mawala ang pait. No? Ang ganda pag pinipiga po siya, nagkakahiwa-hiwalay din yung puso. So, pag hiniluto mo, hindi siya yung kapit-kapit. Wahiwalay na. No? So, parang may dagtanga na kumakapit sa kamay. So, wala na akong nararamdaman na buong asin. Siguro nadurog na natin siyang mabuti. Yan, may juice siya sa ilalim na siguro yan yung dagta, yung pait, no? Na inaalis natin. Ayan siya. Yan. So, pipigain lang po natin ito. And then, pagkatapos, iluluto na po natin. Gigisa na natin yung ating ginataang puso ng saging. Yan na po yung ating puso na piniga po natin sa asin. Tapos binanlawan na po natin at saka i-form natin siya into bowls. So, sa ready na po siya na pang gisa. Okay, ang mga ingredients naman pong gagamitin natin para sa pagigisa natin. So, meron po tayong bawang. Ayan. Bawang natin. Meron po tayong sibuyas. And then, kasi po ang mga Bicolano eh. Yun po kasi ang aking sister-in-law is Bicolana. So, Uragan. So, may tatlong klase po tayo ng sili. Meron tayong bell pepper. Meron tayong siling berde, yung ginagamit natin sa paksiw, sa ginitaan, ayan, at saka meron tayong siling pula. And then yung extender po natin, yung pinakasahog natin, lalagyan po natin siya ng tokwa,
No? Tapos yung iba po, nilalagyan din ng karne. Pero sa ngayon po, tokwak muna gagamitin natin. No? Para po mas economical. Mahirap po ang panahon ngayon eh, COVID. Napakamahal po ng mga panahog. So, isip po tayo nung panahog na hindi tayo gagastos ng malaki, pero masarap yung lulutuin natin. So, yung tokwa nga po yun. Okay, luto na po natin. Pwede na po yung ating ingredients para sa ating ginataang puso ng saging. Tara po, luto na tayo. So, ilalagyan na po natin siya ng oil. Ang gusto po natin. Ilagay mo ating bawang. Ilagay mo ating bawang. Yung ating sibuyas. Ating puso ng saging. Then, lalagyan lang po natin ng seasoning. Pampalat. Lagyan po natin ng konting maji, konting asin. Kumukulo na po siya. Ilagay na po natin yung unang gata kanina. So, ngayon po, ilalagay na po natin yung first gata para po sa final touch. Natin yung ating bell pepper, tapos yung ating siling verde, at yung ating siling pula. So, tala na po natin siya maluto, nandiyan na po yung gata, so ready na po siya para pang-benta po natin. Okay, so ito po yung ating ginataang puso ng saging. Yung pong bell pepper, nagbibigay po ng additional na lasa para dun sa ating ginataan. Masarap din naman pong ginagamit ang bell pepper sa mga ginataan. So, patuyo-tuyuin lang po natin ng konti at ready na po yung ating ginataang puso ng saging. Okay, next po natin, ginataang tilapia. Yung ating finished product, yung ating ginataang puso ng saging. Lala. So, 100 pesos po per tub. Nakagawa po tayo ng 7 tub. Doon sa ating 2 kilong puso ng saging. So, abangan niyo po sa aming Facebook. Available po ito today.